Hi guys, good afternoon. So nga no, last week this week lang nahubos na yung ating mga seedlings. So magpe-prepare na tayo para sa ating next batch na little seedlings para meron na tayong pangbenta ulit. So pakita ko lang guys. So guys, ito yung ating sinaw o sinabog na lettuce seeds. This is Lolo Bionda by Rushmore Evelyn. So sinaw natin siya noong October 26 yan. So yun guys, no, sa planning natin, no, sa pagpaplano ng sequence o frequency ng punla natin, so pinoconsider natin yung kung kailan natin i-out yung ating mga product. At the same time, dapat may naka-ready na tayo na punla, no, para hindi tayo mauubusan. So bago pa lang guys, no, bago pa lang maubos yung ating punla o ma-sold out, meron na tayo naka-ready. So today is October 30. So 4 days old to itong mga punla natin. Yan guys. No, doon sa mga magtatanong diyan, no, paano ba natin na-maintain na pare-parehas yung nagiging tubo ng ating seedlings. So from sabog o pagsusow, no, so sinasabog lang natin 'to guys, no, yan. Pasabog lang yung lagay natin diyan sa punla na yan. So sinasabog lang natin yan dito. So after 4 days, no, ililipat na natin siya dito sa ating seedling tray. Yan. So ililipat natin siya dito isa-isa. So maghihiwa-hiwalay sila dito. So may kanya-kanya silang slot bawat isang seedlings. So sa ganyan guys, no, walang agawan ng nutrients, at the same time hindi naliliman o nako-cover nung isa't isa yung seedlings, no. Ibig sabihin, pantay yung distribution o distribution ng lights o ilaw, dahil nga naka-grow lights ako kung nasa labas naman yung sikat ng araw. So yun lang guys, yun yung isang technique na ginagawa ko kung bakit pantay-pantay, no, yung ating mga binibenta na lettuce seedlings. So 4 days, bakit 4 days ko naman siya nililipat? Kasi sa ika-fourth day, maganda na yung cotyledons niya. So bigay lang, pakita ko lang yung sample ng cotyledons. So sa ika-fourth day guys, no, makikita nyo ito, maganda na yung cotyledons niya. So malaki na. At the same time, mahaba na rin yung ugat niya, no? Mahaba na rin yung ugat. Yan, mahaba. Mahaba at hindi pa gaano kadami yung ugat niya, no? Ibig sabihin, maganda siyang ilipat, i-transfer sa fourth day, no? Usually ganito yung style ko, fourth day. Kasi hindi pa magdidikit-dikit yung kanyang roots dito, no? So magsasample ako guys, no, huhugot tayo ng isa. So ganito lang, huhugutin lang natin siya. So ang hawak natin lagi guys sa cotyledons, yan. Hugutin natin. Ayan. So yun guys, oh. Napakadali lang hugutin, no. So kung ito ay mag-age na ng lampas na 4 days, pagsabihin na natin na 15 days o 10 days, mga ganyan. May hirap ng hugutin na ganito guys yung ano, yung seedlings. So mahihirapan na tayo guys. So diyan na yung papasok yung root stress o yung pagkaputol ng main roots, no. So mahalaga guys dun sa seedlings yung ano, yung wag maputol tong main roots na to, yung mahaba na yan, ipababa na yan. So kasi pag naputol yan, it will affect o maaapektuhan yung paglaki ng seedlings, no. So isa sa mga main reason o dahilan kung bakit nababansot o hindi maganda yung tubo ng seedlings natin ay kasi nadadamage yung root, no, yung main roots during transfer or transplant. So maganda sa fourth day natin siya ililipat o pag-iwahiwalayin. Hindi pa makapal yung roots niya. So hindi siya
mababa yung tendency na ma-damage siya o ma-root stress siya at same time. So, yan guys. So, yan. Mga sample, no? Nalipat na natin. No? Yan. So, yun lang guys. No? Update lang ako dun sa ating mga lettuce seedlings. No? So, sa mga hindi pa o sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, so wag niyo pong kalimutang i-click yung subscribe button at the same time yung notification bell para update kayo, no? So ma-notify kayo every time na mayroon tayong bagong update o mga bagong videos na pinapalabas ito sa ating YouTube channel. So yun lang guys. Maraming salamat and thank you for watching. Bye.